Good day mga tol. So ganito mag-test ng primary coil mga tol kung gumagana pa o hindi na mga tol. So saksakan lang natin ng maiksing wire mga tol. Tapos idikit natin sa body ground. Tapos i-start natin yung motor mga tol. So pag nag-spark yan mga tol, ibig sabihin okay pa siya gumagana pa no. Pero kung hindi, ay wala sunog na yung primary coil natin mga tol. So subukan natin mga tol. So wala. Merong spark mga tol pero kunti lang no. So iwan ko lang kung makita sa camera. Ang hina mga tol. So ibig sabihin nito mga tol, sira na yung primary coil natin mga tol. Pag ganito kahina yung spark mga tol, gumagana pa yung motor natin no. Pag naka-idle pero pag binirit natin mga tol o nilakasan natin yung takbo, mamamatay na siya no dahil hindi na kayang sunugin ng kuryente yung gasolina no. Malulunod na yung motor. Ito na yung sagot sa comment ng isang kautol natin na at Phil Historian. Lodi, himo na po doog tutorial about sa XRM110 nga magputol-putol ang andar o magdagan. Pero og maka-neutral, okay ra. So ito na yung sagot sa comment mo Lodi. Panoorin mo ng buo ang video na to. So pasensya na at ngayon lang ako nakagawa ng tutorial na para sa comment mo. At may isa pang comment kay Sir Jus Dado Jr. Maghino. XRM110 na ko boss. Og birito nako samtang naka-neutral okay siya pero kung padaganon nimo inigbirit magputol-putol ang andar. So halos parehas lang yung dalawang comment no. So mga utol, ito na yung sagot sa comment niyo. So panoorin niyo nang buo ang video ito para malaman niyo kung ano ang sagot sa mga sira ng motor niyo. Mga tol, may mga option tayo kung paano ang diskarte pag sira na yung primary coil natin, no? So, pwede nating iparewind yung primary coil, mga tol. Pwede yun. Tsaka, pwede rin magpalit na tayo ng buong stator. Pwede rin yun, mga tol. Pero yung diskarte ko na to, so, hindi na natin gagalawin yung stator, mga tol. So, ang diskarte ko, papalitan natin yung CDI, mga tol, no? Kahit hindi pa siya sira, mga tol. Pero ito yung papalitan natin, no? So, tama kayo ng narinig, mga tol, no? So, baka malito kayo. Sasabihin nyo, bakit papalitan ng CDI yung primary coil naman ang sira? So, ganito kasi yan mga tol. Ang CDI kasi ng XRM110, easy CDI kasi yan mga tol. So, nanggagaling yung source ng kuryente niyan sa primary coil. So, dahil sira na ang primary coil natin, so, hindi na magagamit yung CDI na stock natin mga tol. So, papalitan natin yan na DC CDI o yung battery drive na CDI mga tol. Kasi hindi na natin gagamitin yung primary coil. So, i-convert na natin siya sa battery drive. DC CDI mga tol o yung battery drive. So, nanggagaling ang source niyan sa accessory wire natin mga tol. No? So, magtanong kayo ngayon mga tol na gagana pa ba yan motor natin tol kung wala ng battery. So, siyempre mga tol gagana pa rin kahit wala ng battery kasi hanggat hindi sira yung charging system ng stator natin at saka yung regulator. So, gagana pa rin yung motor natin at saka yung CDI kasi nagpo-produce pa rin yan ng 12 volts yung regulator, no? Ngayon, i-convert na natin mga tol. So, nakapaglagay na ako ng wire mga tol. Hindi ko na lang pinakita, no? At saka, hindi ko na rin bubuklatin. So, i-explain ko na lang tol kung saan ko kinuha itong connection na to, no? So, ang connection na to mga tol, sa accessory wire nga natin, no? So, ang accessory wire ng Honda XRM mga tol ay black wire, no? So, kahit anong black wire dyan, solid black mga tol, accessory wire na. Ang pinakamalapit na accessory wire dito sa CDI mga tol ay ang Placer Relay, no? So, may accessory wire yan, may black wire yung Placer Relay. So, dyan kayo kukonek, no? Puputuloy na natin tong wire ng primary coil mga tol dahil yung naputol na wire, i-connect natin doon sa accessory wire na galing sa Placer Relay mga tol. Tapos, i-connect na natin sa wire na papuntang CDI mga tol, no? Itong kulay black na may stripe na red, ito yung wire na papuntang CDI mga tol. So, i-connect natin yung dalawang wire na yan. Yung ginawang connection natin galing sa accessory wire at saka itong wire ng harness wire na papuntang CDI. Pasensya na kayo mga tol, walang tagahawak ng kamera mga tol, no? So, ilagay mo ko muna itong kamera mga tol para maayos nating makabit yung dalawang wire.
Yan mga tol, i-connect natin tong dalawang wire na to mga tol, no. So ito na yung source ng papuntang CDI natin mga tol. So hindi na sa primary coil, no, dito na sa accessory wire. Ito, nakabit na natin yung battery drive na CDI mga tol. So plug and play lang to mga tol, no. So ito yung stock CDI, hindi na natin gagamitin to. Pero hindi pa to sira mga tol. So pwede niyo tong ibenta o di kaya kung gusto niyo ibalik sa stock mga tol. So pwede niyo gamitin yun. Palitan niyo lang ng bagong stator. So ganitong diskarte mga tol. 100% mga tol. Tested ko to mga tol. Mas lalong lalakas yung kuryente ng motor natin nito mga tol. Ibalik na natin yung sakit ng stator. Tapos subukan nating pandarin yung motor mga tol. Yun, one click lang siya mga tol, no. So kung mapapansin niyo mga tol, lalong lumakas yung minor niya, no. So dahil lumakas yung kuryente niya mga tol, kaya lumakas lalo yung minor. Kailangan niyo uli itono yan mga tol para sumakto yung tono ng carb, no, sa lakas ng kuryente niya. Hindi ko na lang ipapakita kung paano ito, no, mga tol, dahil mayroon akong video niyan. So tingnan niyo lang sa channel ko mga tol, merong Bisaya version at saka Tagalog version niyan mga tol. So ikabit na natin ng maayos tong CDI, tapos i-tip natin yung connection niya mga tol para hindi mag-ground, no. Tapos pandarin natin ulit pagkatapos natin ito, no. Nak, electrical tip, nak, please. Electrical tip. Oo, pala. A few moments later. Ayan mga tol, naikabit ko na ng maayos yung CDI. Tapos nalagyan ko na rin ng tip yung mga wire na dapat lagyan. Naituno ko na rin ang carburetor nito mga tol. So pinandar ko, one click pa rin mga tol, no. So ganyan lang mag-ayos ng motorcycle na sira yung primary coil mga tol. At saka pag mahina na ang kurinti. So ganyan lang mag-ayos mga tol. So sana may natulong ito sa inyo mga tol. Lalong lalo na doon sa dalawang nag-comment, mga sir, mga tol. Maraming salamat sa panonood. At sana patuloy niyong suportahan yung channel ko, no.